Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon tayo ay nagkakatipon dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Dala-dala natin ang ating mga kahilingan sa ating mga puso. Dala-dala din natin ang mga kahilingan ng ating mga minamahal sa buhay. Atin ding isama sa ating dalangin ang lahat ng mga intensyon at panalangin ng ating mga kapatid na nakikisa sa atin sa lahat ng social media platforms ng ating pambansang Dambana. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marunong, ng mga iskriba, ng mahuhusay na dibadista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip,
Minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kaniya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito, dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.
baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa ipumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muli po, isang maganda at mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Ngayon pong araw ng Biyernes, ang 30th araw sa buwan ng Agosto. Patapos na po ang buwang ito. At sa araw ng Linggo, bilang unang araw ng Setyembre, maririnig na po natin si Jose Marichan. Papasok na po tayo sa tinatawag nilang Bear Months. Ito po ay tumatagal sa atin dito sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Disyembre. Kaya mahaba ang ating pagdiriwang ng Pasko. Only in the Philippines. Kapag dumadating ang panahong ito, naghahanda at nagtitipid tayo ng pera upang pagkasyahin ang ating budget para pambili ng mga dekorasyon, ng pampailaw at ng panghanda para sa ating Noche Buena at mga regalo para sa ating mga mahal sa buhay. Pero ano nga ba ang tunay na diwa ng Paskong ating hinihintay? Ang diwa nito ay nakasentro sa kay Jesus, ang Panginoon ng kasaysayan, ng buhay at ng pag-ibig. Kaya naman, bago sumapit ang araw ng Pasko, 4 na linggo bago dumating ito, inihahanda natin ang ating mga sarili sa panahon ng Adbiyento upang gunitain ang kanyang 3 pagdating. Pagdating at paghahanda. Merong isang pare, bagong pare, na bago ang araw ng Linggo, isinusulat na niya kung ano ang kanyang sermon sa araw ng Linggo. So araw ng Sabado, simula umaga, si Father naghahanda na, no? Kung ano ang tema, kung paano niya ipapahayag, paano niya i-explain sa sambayanan ang Ebanghelyo sa araw ng Linggo. So, gumawa na si Father ng draft, no? Nagsusulat siya. Maya-maya, bumuhos yung malakas na ulan. After an hour, sobrang lakas ng ulan, after an hour, may dumaang tao na nakapayong. Tapos, nakita niya si Father doon sa bintana ng kumbento. Sabi niya, Father, lumikas na po tayo kasi mababa po itong ating parokya. Doon po tayo lumipat sa medyo mataas at siguradong lalakas pa ang ulan. Mabuting maghanda na tayo habang maaga pa, sabi ng pare. Sige lang, kuya, mauna ka lang. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Para sa kanya itong aking ginagawa. Sabi ng tao, sige po, Father. Pagdating ng tanghali, bago magtanghalian, may dumaang taong nakamotor. Malakas pa rin ang ulan. Sabi ng tao, Father, nananghalian huga kayo. Sabi ng pare, hindi pa, busy pa ako. Pero Father, parang tataas itong, lalakas pa itong ulan, baka babaha. Father, angkas na po kayo.
tayo'y lumikas na. Sabi nung pare, sige lang, okay lang. God will provide. Alam kong God will provide kasi para sa Kanya itong ginagawa ko. Dumating ang hapon, marami ng tubig sa ground ng parokya. May dumaang kotse. Ganon din ang ginawa. Tinawag si Father. Ganon din ang sagot ni Father. Para sa Diyos to, God will provide. Mga alas 6, may last na dumating. Mataas na yung tubig. May dumaan na rubber boat. Sabi, Father, sakay na po. At padilim na. Hindi natin sigurado mamayang gabi. Baka lumakas pa. Baka abutin kayo dyan sa second floor. Sabi nung pare, sige lang. God will provide. Para sa Kanya itong ginagawa ko. So, dumating ang gabi. In short, inabot si Father ng tubig. Namatay si Father. Pero dahil si Father ay mabuting tao, si Father ay mabuting pare, si Father ay napunta sa langit. Ngunit pagdating ni Father sa langit, ang unang bungad niya sa Panginoon, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi mo malang ako sinagip? Palagi ko pa namang sinasabi sa aking mga sermon na you will provide. God will provide. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, time first, Father. Nung umaga, may pinadala ako sa iyong tao. Nung tanghali, may pinadala uli ako. Nung hapon, hanggang magtakip silim, may pinadala ako. Tumugon ka ba? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, matutukoy natin ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon, ang Kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng kaharian ng langit ay ang piging ng isang kasal na inilalarawan sa ating ebanghelyo sa ngayon. Si Jesus ang lalaking ikakasal. Ang limang matalinong dalaga ay ang mga nakapasok at ang limang hangal na dalaga ay ang mga hindi nakapasok. Sapagkat ang limang matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito'y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang limang hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli pa naman ang lalaki. Kaya nga, ang ikalawang pagdating ni Kristo o ang mas kilala bilang parusiya ay mangyayari sa wakas ng panahon, sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring habang naghuhumili ako, dadating ang Panginoon. Maaaring pagkatapos ng misang ito, dadating ang Panginoon. Maaring bukas o kaya'y maaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya mga kapatid, dapat tayo ay maging handa sigusigundo, minuminuto, oras-oras, araw-araw sa ating buhay. Hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi mas pahalagahan natin ang ating paghahandang espiritual. Ang liwanag sa lampara sa ating ebanghelyo ay sumisimbolo sa kabutihang loob at kawang gawa natin araw-araw. At yan ang batayan ng Panginoon kapag siya'y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin sa Kanya na tayo ay nagtiwala sa Kanya, tayo ay nagsimba tuwing Linggo, sumasayaw, kumakanta, naging matalino at iba pa. Ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula rin sa Kanya. At nararapat lamang natin siyang pasalamatan sa pagsasabuhay natin ng Kanyang mga biyaya.
At dahil malapit na ang Adbyento at Pasko, dito tayo gagawa ng mabuti sa kapwa. Pero hindi lang sana sa tuwing panahong ito, lalong-lalo na hindi lang tuwing panahon ng Kwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay, mga kapatid, sa daang ito, tungo sa bahay ng ating Ama, nagawa ay maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon, sa oras na hindi natin inaasahan, sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga turo at utos at pagsasabuhay nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya mga kapatid, sinasabi sa atin ang ating Ebanghelyo ngayon, tularan natin ang limang matalinong mga dalaga. Maging puno sana ng langis na dala ng Espiritu Santo na magliliwanag sa ating mga lampara. Sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos araw-araw. Pagsunod sa Kanyang kalooban na walang halong malisya, na walang halong pagkamakasarili. Pagsunod sa Kanyang kalooban upang maramdaman ng ating kapwa na ang ating Panginoon ay mapagmahal at maawain. Upang tayong lahat ay maging handa sa Kanyang muling pagdating. Siya nawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalangin ang pangalan, manalangin
sa pilihay na palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumunhod, manatili po tayong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, kasi nasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayan ng Kristiyano at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at magandang ngiti sa inyong mga labi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran. Upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay maging ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Tumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo,
sa darating na August 31, sa ganap na 11 ng umaga, ay darating dito sa atin ang Mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Manila, at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya rito hanggang September 7, pagkatapos ng misa pasasalamat sa 7 ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain na kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ika-apat, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Samang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.